Paramdam ko baby ako. Okay. Alam mo yung baby po? Ah, ano yan eh, nilagyan ko ng oats. Oo, oh, mga. Hello, baby. Hello. Hello, hi. Hi po. Babagal yung aking laptop. Stay here, stay here. Hala, lobang. Uy. Hello, bat. Toothpaste yan, dispenser. Wow! So, inilusot mo yung ano dito, yung toothbrush, lalabas yung toothpaste. Kasi wala na toothpaste. Okay. Share screen. Chat. Okay, this is Adriel. Okay, this is Adriel. Hey, magandang hapon po mga bata. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon. Magandang hapon po, Pastor. Good afternoon po. Mag-start na po tayo sa ating online Bible study. Let's sing a hymn for the Lord, Simply Trusting Every Day. Simply trusting every day. Heart of mine, why
still He leads, I cannot fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly. Trusting as the days go by. Trusting Him whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear. Praying if the path be drear. If in danger for Him call. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly. Trusting as the days go by. Trusting Him whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Trusting Him while life shall last. Trusting Him till earth be past. Till within the jasper wall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly. Trusting as the days go by. Trusting Him whatever befall. Trusting Jesus, that is all. Amen. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, gaya ng aming inawit, sa inyo lamang po kami nagtitiwala anuman ang mangyari sa aming buhay dito sa mundo. At itong mga kabataang ito sa kanilang murang gulang, nawa po ay kumilos kayo sa kanilang puso at isipan. Turuan ninyo sila, O Diyos, na manampalataya lamang kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Sa kanilang young age, O God, naway maging sensible sila sa tunay na kalagayan ng kanilang kaluluwa. All have sinned and fall short of the glory of God, bata man or matanda. Naway makita ito ng aming mga kabataan, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, once again, good afternoon. At ipagpatuloy po ni Tito Henry ngayon ang pag-aaral patungkol sa pagsalakay ng mga Israelites sa lungsod ng AI. Sa lungsod ng AI. Okay, so nandito po si Tito Henry ulit magtuturo sa inyo mga kabataan. Handa na po ba kayong makinig? Opo. Okay, very good. Thanks be to God. Share screen ko lang, Pastor. Sige, oo. Oh. Okay po, ayun po. Okay po, magandang hapon po mga kids. Magandang hapon po. Okay, bago tayo mag-start, limit lang ha. Sige po. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral. At dito sa ating pag-aaral ngayon ay pagpapatuloy natin yung ating topic. So last week, pagpupuloy ito sa kay Akan at sa kanyang
ginawang kasalanan sa Panginoon, ay dito naman sa, at dahil doon ay sila'y natalo doon sa kanilang pakikipagdigma doon sa mga taga-ay, dahil nga doon sa mga ginawang kasalanan ni Achan, at sila ay hindi sinamahan ng Diyos. Pero this time, ay makikita natin yung pagsama ng Diyos dito sa bansang Israel. So, ito yung ating slide, makikita natin na yung pamagat na kalagay diyan. Ano yung pamagat, mga kids? Ginapi ang ay at sinariwa ang tipan. So parang kita niyan din sa picture si Joshua o si Josue na nakaturo doon yung kanyang sibat, di ba? Nakaturo yung sibat niya doon sa may city ng ay na nasusunog doon sa dito sa ating picture. At yung mga Israelita ay masulong na sasakupin itong city ng ay. So, para umpisan tayo, tawagin natin si Josh na lang siguro uli yung ating magsisimula dito. Saglit ha. Ayaw mag-ano bro. Okay, okay na po. So, basahin muna natin ito bago tayo magsimula. Sabi dito, may mahalagang paunawa. Sabi dito, ang kwentong inyong maririnig ay kabilang sa pag-aaral patungkol sa Diyos na tinatawag sa Ingles na theodicy. Ang katuwiran at katarungan ng Diyos sa pag-uutos na lipulin, bulin ba yan? Na lipulin ang lahat ng tao sa lungsod ng ay. Hindi pumapatay ang Diyos dahil sa bugso ng galit, hindi siya natutuwa sa kamatayan ng masamang tao. Sapagkat kalooban nga ng Diyos ng mga tao ay umantong sa pagsisisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya hindi siya nalulugod sa kamatayan ng isang tao, ng masamang tao. Ayon yan sa Ezekiel 33 verse 11. Iniutos niya ang paglipol sa mamamayan ng Jericho at ng lungsod ng Ai, dahil umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. At ito ay parusa ng Diyos at bilang hari ay may karapatan siyang gawin ang mga bagay na ito. Binabawi ng Diyos ang buhay ng kahit sino sa iba't ibang kaparaanan. Siya ang hari ng kanyang nilika at may karapatan siyang bawiin ang hiningang ibinigay niya, including us or including yung mga kids. So, lahat ng ano, bata man matanda ay ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. So, tawagin na natin si Joash para simulan yung ating pag-aaral. Joash. Sabi ko ang Israel sa unang tangka ng lipuin ng ay dahil sa ginawa ni Akan. Lipuin niya. Sa ay dahil sa ginawa at ng kanilang talakayin at lipunin ang Jericho na kumuha siya ng mga bagay doon sa itinanara lamang sa Panginoon tulad ng ginto at pilo. Oh, salamat kay Joash. Ito nga, di ba, parang flashback. Naalala niyo itong picture na to? Di ba? Inung unang pagsalakay ng mga Israelita doon sa city ng Ai, kung saan sila ay natalo ng mga taga-ay. At ito nga ay dahil sa kasalanan ni Achan. Diba? Nagnakaw siya ng mga bagay para sa Diyos, mga bagay na itinalaga sa Diyos, na nagbunsod ng galit ng Diyos. Kaya nila sinapit ng buong Israel yung mga bagay na ito, yung pagkatalo nila sa mga taga-ay. At sa... So, next picture, di ba? Parang flashback din yung nakaraan. Si Lorraine, ang pagbasahin natin dito. Nagkaroon ng sumpa ang Diyos sa Israel dahil dito.
Kung kaya iniutos ni Josue na patayin ang buong sambahayan ni Akan upang mawala ang sumpa sa Israel. Di ba, yun ang sinapit ni Akan at ang kanyang sambahayan dahil binunsod nila sa galit ng Diyos. Para na rin nilang ginawa yung mga bagay na ginawa ng kanilang mga kaaway, ng mga taga-Jericho at ng taga-Ai, mga bagay na suklam-suklam sa Panginoon, ay parehas na rin doon sa kanilang mga ginawa. Sabagat naman sila gumawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos. At dahil dito ay ganun din. Kung ano sinapit ng Jericho, mga taga-Jericho, at sasapitin ngayon sa ating kwento ng mga taga-Ai, ay ganun din ang sinapit ni Akan at ng kanyang sambahayan o ng kanyang pamilya. Yan nga yung nasa picture. At dito, yan, makita natin sa picture, si Joshua, ito yung muli, yung pinapakita yung map ng Jericho at saka ng Ai. So this time, nakalagay dito na ngayong napawi na yung mga galit ng Diyos dahil sa mga ginawang pagsisisi ng Israel at sa mga bagay na ginawa nila patungkol kay Akan, na inalis nila yung kasalanan, yung mismong gumawa si Akan at ang kanyang pamilya, ay udyat na rin ito, nakalagay dito, udyat na ito ngayon sa Israel upang kubkubin, o ibig sabihin sa kupin, sa ikalawang pagkakataon ng lungsod ng Ai, upang ito ay wasakin at magpatuloy sa pagsakop sa lupang pangako o yung promised land. O ayan, makita natin sa picture, di ba? Si Josue. Ayan, masaya na si Josue sapagkat mapapasok na nila itong city ng Ai. Dito sa picture, tawagin natin si Briel. Dito sa next slide natin. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot. Dalhin mo ang hukbo. Dalhin mo ang hukbo at lusubin ang Ai. Lipulin ninyo sila gaya ng paglipol ninyo sa Jericho at sa harim ito. Sa pagkakataong ito ay maaari ninyong kunin ang mga samsam at mga hayupan upang maging inyo sumalakay kayo sa likuran. Okay, salamat, Gabriel. So, di ba dito nakita natin meron ng makita natin yung basbas ng Panginoon. Meron ng basbas mula sa Panginoon kay Josue. Diba? Sabi dito ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot. At meron na siyang, kumbaga meron ng basbas ng Panginoon na susuguri na nila o kukubkubin, sasakupin itong lungsod ng Ai. Diba? Sabi ng Panginoon, dalhin ang buong hukbo ng Israel at lilipulin nila ang lungsod ng Ai. Kagaya ng paano nila niya nilupik o paano nila sinakop ang lungsod ng Jericho. At binabanggit din dito ay meron din binanggit ang Panginoon na maaari na nilang kunin ang mga samsam. Ibig sabihin ng mga samsam, yung mga pag-aari ng isang bansa. Diba? Maaari na nilang kunin yung mga pag-aari ng isang bansa na yon kung ano yung sasakupin nila, kagaya nitong Ai, yung mga hayop doon sa lugar ng Ai. Sabi dito ay may basbas at pagsama na ng Diyos ang mga bagay na ito at maaari na nilang kunin ang lahat ng mga samsam at mga hayop sa city of Ai. So maliwanag yung utos ng Diyos. Diba? Sa Jericho, mga bagay ng panahon ng Jericho, meron pinagbabawal ang Panginoon. Diba? Meron pinagbabawal na po na yung mga bawal na hayop, bawal kuhanin. Meron lang bagay na pwede silang kunin, pero yun ay mga bagay patungkol sa Panginoon, pero yung mga hayop at yung mga bagay hindi nila pwedeng kunin. So dito sa pagkakataon dito sa Ai ay pinahintulutan na ng Panginoon. Ibig sabihin, wala naman palang problema doon sa utos ng Diyos. Diba? Ang problema ay nandoon sa mga tao. Mga tao pa lang may problema, hindi yung utos ng Diyos. Sapagkat maliwanag naman yung utos ng Diyos eh. Oh, so doon si Akan, saan may problema, 'di ba? Doon sa panahon ng Jericho.
Sa ating mga kabataan, ganun din sa ating mga tahanan, wala namang palang problema doon sa utos ng mga ating mga magulang. Kay mami at daddy, wala namang palang problema kung meron mga utos. So, sino may problema kung walang problema sa mga utos ng mga mami at daddy? Yung mga anak, di ba, na hindi napapasakop sa mga utos ng mga magulang. So, dito sa ating next slide, sino ba tawagin natin si Sophia Asur? Umili si Josue ng 30,000 sa mga mahusay na magdirigma at pinahayo sila sa gabi. Ang pinukala nila ay magtago sa likuran ng lungsod at ang iba nilang kasama ay sasalakay sa harapan at magkakawaring uurong tulad dati. At kapag nakalayo na sila sa lungsod ay saka papasukin ng mga nagtago ng lungsod. So yan yung instruction ng Panginoon kay Josue at binigay din naman ni Josue doon sa kung Israel. So pumili si Josue ng 30,000 sa mga mahusay na mandirigma. Ibig sabihin halos buong bayan na ng Israel o yung buong mandirigma. So dati 3,000 o ngayon 30,000 ang pinadala ng Panginoon para sasakop doon sa city ng Ai. At meron silang minabanggit dito na sila ay magkukunwari. Meron natatawag na magpipretend. So meron silang gagawin na paghahati ng grupo. So yung grupo ni Josue ay magkukunwari na kagaya ng dati. Naalala nyo ba yung dati, mga kids? Yung sinugod nila yung city ng Ai na sila ay natalo? O, naalala nyo yun, di ba? Tumakbo yung mga Israelita sa harapan ng mga taga-Ai. So dito, binabanggit dito na yun ay uulitin nila. So this time, ay magpipretend sila na sila ay tatakbo sa mga taga-Ai. Sila ay matatakot muli dito sa mga taga-Ai. Pero meron binabanggit din dito na meron siyang ilalagay na kalahating grupo na meron naman mag-aabang doon sa likod para linlangin itong mga taga-Ai. So, nandito yan sa ating next slide. Yan sa picture. Ito yung mga grupo ni Josue na nagtayo sila ng kampo sa harapan ng city ng Ai. So, tawagin natin si Natalie. O, basahin natin si Natalie. Kinaumagahan, nagkampo sina Josue at kanyang mga tauhan sa hilagang bahagi ng Ai. 5,000 naman sa kanyang mga kawal ay nagtago sa kandurang bahagi upang tumambang. So yan, salamat kay Natalie. Yan yung ginawa nila. So si Josue at ang ibang mga kasama niya ay nagkampo sila doon sa harapan ng city ng Ai. So yan, may wall din, di ba? Parang Jericho. So yung iba naman, yung 5,000 naman na mga kasama ni Josue ay pinapunta niya doon sa likuran ng Ai, doon sa city ng Ai. Saglit lang ha. So dito, yun nga, pinapunta naman niya yung kabila, yung 5,000 doon sa likod ng city. No, nakita niyo yung picture, di ba? Merong city, merong wall. So doon sa likuran, nakapwesto naman yung mga kasama ni Josue, yung 5,000 na Israelites para mag-ambush o mag-abang para nilangin nga itong mga taga city ng Ai. So sa next picture, di ba? Yan yung maalala niyo, yan yung ginawa. Yan yung mga taga-Ai. Sila yung mga unang sila yung mga naglabasan noong nakaraan
sila yung mga humabol dun sa mga Israelites. So pagkakataon ngayon na makita nila na nandun uli yung mga Israelites, ay sila ay muling lumabas upang labanan o durugin itong itong hukbo ng Israel. So, tawagin natin si Dilan para basahin itong dito sa slide na to. Nang makita ng hari ng ay ang mga Israelita sa kabila ng libis, nagmadali sila ng kanyang hukbo nang umagang iyon at sumalakay. Hindi niya alam na may nakatambang sa likuran ng kanilang lungsod. So yun nga yung, salamat kay Dilan. Yun nga yung, di ba, yung ginawa ni Josue na meron silang ibang pangkat na nakabang doon sa likuran ng lungsod. Dito sa ating next slide, si Enzo. Lahat ng lalaki ng ay pati ang kalapit bayan ng Bethel ay sumalakay sa mga Israelita at naiwang walang magtatangol sa lungsod. Lungsod. So, salamat kay Enzo. So, nakita natin, di ba, yung mga, nakita natin yung kanina sa nakaraang slide, di ba ito? Diba yung nakaraang slide? O yan, yung mga taga-ay, di ba, sila yung naglabasan, inabol nila itong mga Israelites. So, sa paghabol nila, wala nang naiwan doon sa kanilang city. So, iniwan nila yung city na wala nang mga lalaki doon sa city. Nakita yung picture? Halos puro babae na lang yung nasa city nila. At iniwan nilang bukas yung gate. Huwag yung gagawin sa bahay nyo yan, ha. Iniwan bukas yung gate, di ba? Nangyari, ganyan yung ginawa ng mga taga-ay. At sila nga ay nalinlang. Sapagkat inabol nila ng inabol itong mga Israelita hanggang mapalayo sila doon sa lungsod ng ay. Dito nga, sa ating next slide, yan yung picture. So ito yung mga taga-ay na umahabol doon sa Israelites. Nakita niyo yung mga tumatakbo na yun yung mga Israelita, pero nagpipretend lang sila o nagkukunwari na sila ay tumatakbo o natatakot dito sa mga taga-ay upang ilayo ang mga kalalakian doon sa lungsod ng ay. At ito nga yung mga ay. So sila yung mahabol. Si dito, pabasahin natin si Gail. Si Gail pala na talaga. Si Jose at ang mga kasama niya ay tumakas patungo sa ilang na kunwari ay umuurong sa labanan. Okay. So, dito sa next picture, makita natin, so yun yung city na naiwan. Nakita nyo yung city? Nakabukas yung gate. So dito yung city na naiwan. Yung mga tao diyan, yun yung mga nandun sa likod. Yung mga taong pumapasok dyan sa city, sila yung mga nakabang dun sa likod na binigyan ng hudyat ni Josue. Makita nyo sa picture yung nakatayo, ay binigyan niya ng hudyat para pasukin na tong city ng Ai. Sapagkat ang city ng Ai ay ibinigay na ng Panginoon kay Josue at sa Israel, sa mga Israelita, ito ay binigay na ng Diyos doon sa bansang Israel. Ngayon, kung ang mga bagay na ito ay ginawa ng Diyos, sabi niya, di ba? Anong sabi ng Panginoon doon sa Bible? May binabanggit na ibinibigay, sabi dito, masahin natin. Sapagkat ibibigay ko ang lungsod sa iyo. So, makikita natin ang lahat ng mga bagay, itong kasama na itong lungsod ng Ai, itong city ng Ai, itong mga tao sa Ai, ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat, ang Panginoon na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo, including yung mga tao at lahat ng mga bagay na nilikha.
So, may karapatan siyang ibigay yung mga bagay na kanyang pagmamay-ari. Diba, wala namang magbibigay ng hindi. Wala namang magbibigay kung hindi mo yun pag-aari, di ba? Kadalasan kung isang tao yung nagbibigay, pag-aari niya yung kanyang binibigay. Dito, kita rin natin na yung tagumpay ng Israel ay sapagkat pinagkaloob na ng Panginoon itong city ng Ai sa bansang Israel. Ayan, ito yung mas closer na look doon sa ano, di ba yung kanina? O, ito yung closer na look sa gate. So, sinasakop, ito yung pagsakop ng mga Israelites dito sa city ng Ai. At pabasahin natin dito si Hana. Hangad. Ayan. Samantala ang mga nagtago upang tumambang ay agad sumugod sa lungsod. Kinubkob iyon at sinunog. Ay, salamat, Hana. Pamakita nga natin, di ba, yung itong city ng Ai na ayan, nasusunog at pinapumapailang lang yung usok, di ba, sa kalangitan. Dito rin makita rin natin, ito yung mga, dito sa picture, yung mga umahabol dito sa Israelites. So nagkapalit na yung, nagkabaliktad na yung pangyayari. Sila na ngayon yung inahabol ng mga Israelites. Di ba? At sila ay, pinapakita sa picture, ay sila ay nakalagay, pinanginaan ng loob. Nang makita nila na ang kanilang lungsod ay susunog. At sa gayon ay sila na ngayon yung inahabol ng mga Israelita. Sila ay tumakas, ngunit wala, sabi sa Bible, ay wala silang kapangyarihang makatakas doon sa mga Israelita. Sila ay napagitnaan at wala na silang sasapitin kundi ang mamatay o masawi sa kamay ng Israel. Sapagkat sila ay binigay na sa kamay ng Israel. Binigay sila ng Diyos sa kamay ng Israel. The next picture, makita rin natin. Sabi nga dito, nakita ng mga lalaki ng Ai ang usok. Kumailang lang mula sa kanilang lungsod at ang mga Israelita na kanilang inahabol at biglang pumihit upang sila ay harapin. At ang mga Israelitang kumugkob sa Ai ay lumabas naman upang abulin ang mga lalaki ng Ai. Dito sa next slide, si Briel. Tawagin uli natin si Briel. Itinaas ni Josue ang kanilang sibat hanggang ganap na mukma. Itinaas ni Josue ang kanilang sibat hanggang ganap na malupit ang Ai. Walang nakaligtas o nakatakas sa kanilang mga kaaway. Dinakip nila ang hari ng Ai at pinatay rin. Isang malaking bunton ang mga bato ang kanilang itinambak sa kanyang bangkay. Salamat, Biel. So, binabanggit din dito na walang mataas na tao o walang makapangyarihang tao sa harapan ng Diyos. Kahit mismo yung ito yung hari, di ba? Sa picture, yung hari ng Ai ay sinapit niya rin yung mga sinapit ng kanyang mga lingkod o ng kanyang mga tao doon sa city ng Ai. So yung hari ay namatay din at ibinigay din siya sa kamay ng mga Israelita. So may katapusan ng mga bagay dito sa mundo kahit yung pag-aari ng sinumang mataas na tao. Ating next slide. Si Dilan. Si Dilan ulit. Tawagin natin si Dilan. Ang hayupan at mga yaman ng lungsod ay kanilang iniuwi. Gaya ng ipinahintulot sa kanila ng Panginoon. Okay. Binanggit din dito, 'di ba, yung binabagay, yung mga bagay na pinahintulot na ng Panginoon. So, ibinanggit na natin kanina 'yan, 'di ba, na
Pinayagan na sila na kunin yung itong mga samsam at yung mga hayop dito sa lungsod ng Ay. Dito sa ating next slide, yan yung bansang Israel. Galing sila doon sa tagumpay dito sa lungsod ng sa city ng Ay. At iniwan na nila yung Ay, di ba? Nakalagay dito ang buong lungsod ng Ay ay kanilang sinunog at hindi na muling itinayo. Sa ating next slide, siguro si Joash magbasa. Nagtayo ng dabal ng dambana si Josue sa bundok Ebal. Nagtipon ang mga Israelita sa dalawang pagkat, isa sa harap ng bundok Gerizim at ang isa sa harap ng bundok Ebal. Pinasa ni Josue kanya sa bawat utos ng Liban ng ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Okay, salamat kay Joash. Oh, itong binabanggit na bundok ng Ebal at bundok ng Gerizim, para silang kambal na bundok. So, 'di ba? Para silang magkadikit na bundok. So, nakalagay dito, isa sa isa yung isang bundok, yung bundok ng Ebal at isa yung bundok ng Gerizim, hinati yung dalawang yung Israel sa dalawang pangkat. At ang isa ay nagtipon sa ilalim ng bundok ng Ebal at sa isa naman ay sa ilalim ng bundok ng Gerizim, di ba? Doon sa bundok ng Mount Ebal ay binanggit yung mga sumpa patungkol sa hindi susunod doon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat binasa dito yung mga kautusan ng Diyos. Binanggit din yung mga pagpapala doon naman sa Mount Gerizim. Narinig nila yung mga pagpapala naman sa mga susunod sa kalooban o mga kautusan ng Diyos. Di ba? At binasa ito sa buong lahi ng Israel, including yung mga kababaihan at kahit yung mga kabataan. At maging yung mga hindi mga tunay na Israelita na napabilang na sa kanila. Dito sa next slide, si Hana. Si Hana na lang. Ay, si G-Boy. Yan, nakita ko si G-Boy. Naging karampatang pagsamba ang panahong iyon para sa mga Israelita. Sapagkat iyon ay panahon ng pagpapasalamat at pag-aalala sa bunga ng hindi pag-iingat sa sapat. Okay, salamat, J-Boy. So dito, yung mga binabanggit na bagay, yung mga bagay na nangyari sa kanila, yung kanilang tagumpay, yung kanilang pagkabigo doon dati doon sa AI, at yung kanilang tagumpay dito sa huli, sa kanilang pangalawang pagkakataon, maging yung tagumpay nila sa Jericho, ay nauwi sa kanilang pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. So hindi kagaya ng mga tao dito sa mundo, di ba? Na kung may mga bagay na nangyayari sa kanila, tagumpay man, o anumang bagay na nangyayari, ay niluluwalhati yung tao, o itinataas yung tao. O kaya naman, parang victory party yung nangyayari, di ba? Pero dito binabanggit ng Bible, ang ginawa ng mga tao dun, mga Israel dun sa kanilang mga pagtatagumpay, mga bagay na nangyayari sa kanila, ay sinamba nila ang Diyos doon sa picture. Pinapakita, di ba? Sinamba nila yung Diyos. Sila yung nag-alay ng mga alay ng paghahandog at mga bagay na sinusunog at mga alay na pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Dito sa ating last slide, ito yung mga binabanggit yung mga aral na matutunan natin dito sa... So bago natin basahin, sa inyo mga kids, ano mga natutunan nyo dito sa lugar, dito sa nangyari dito sa city ng Ai? Ano yung mga matutunan natin dito sa city ng Ai, yung mga binabanggit ng Bible o binanggit sa ating pag-aaral? No, so basahin na lang natin 'to. Pero yung mga aral nakalagay dito. Itinuturo sa atin ang kwento ng pagsamba sa Diyos ang ginawa ng mga Israelita matapos nilang kupkubin
ang Jericho at ang Ai. So lahat ng mga bagay nga, di ba, yung mga pangyari sa ating buhay ay dapat nauwi sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Sa ating next na picture papakita, yun sa church, di ba? Yung panambahan tuwing Linggo. Nakalagay din dito, sa pananambahan, ang patuloy na paalaala at pagsasariwa sa tipan sa Diyos. Linggo-linggo ay nagtitipon tayo kasama ng mga tao ng Diyos upang marinig ang mga pagpapala at mga sumpa na nasasaad sa salita ng Diyos ayon sa Biblia o sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sumpa sa mga hindi lumalapit kay Kristo at pagpapala naman sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sa pananambahan ay patuloy nating itinatalaga ang ating mga sarili kay Kristo bilang ating Panginoon at nananalig sa Kanya para sa buhay na walang hanggan. Pero ang sinasabi ng Biblia na tayo raw ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan sapagkat hindi natin kayang sundin perfectly ang kautusan ng Diyos. Pero ang good news o magandang balita ay sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang pawiin ang galit ng Diyos. At siyang naging ating tagapamagitan sa Diyos. Tayo raw ay magtiwala sa dugo at kamatayan niya at makakamit ng sinumang tao ang tunay na pagpapala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naway sa ating mga kabataan ay mangusap ang salita ng Diyos. Tunay nga na ang ating kaligtasan lang ay sa pamamagitan lang ng katuwiran o maginawa ng ating Panginoong Jesus, hindi sa ating mga sariling mga mabubuting gawa. Kaya ang kaluwalhatian ay ating ibigay sa ating Panginoon. So, dumako tayo sa ating memory verse. Sino pong pastor? Ako na po magpapaano? Sige, ako na. Ah, sige po. Okay, so mga kids, memorize po natin itong memory verse na ito, Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi dito na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw or papalapit na ang araw ng pagbalik ng Panginoon. Hebrews 10:25. Ano daw ang hindi natin pabayaan, mga kids? Ano ang hindi natin pabayaan ayon sa salita ng Diyos? Hindi natin pabayaan ang ano? Yung pagtitipon. Ang pagtitipon. Utos pala ng salita ng Panginoon na hindi pabayaan ang pagtitipon, ang pananambahan. Kundi ano pa ang dapat nating gagawin? Palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So, tandaan po natin yan, mga kids. Hindi natin pabayaan ang pagtitipon. Kaya ipag-pray natin na sana po ay mawala na itong COVID-19 para po ay makapunta na po tayo sa church. Meron na naman ding mga bata na kasama ng kanilang mga magulang na pumupunta sa church ngayon, pero hindi pa po lahat. Katulad ng nakita ninyo sa picture na yan, may bata na pumunta sa church. So pag-pray po natin na palakasin po tayo ng Panginoon at malutas po ang COVID-19. Okay, so I want volunteer kids na mag-memorize na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Okay, just tell me kung sino ang gustong mag-memorize. Enzo, nag-raise ng hand si Enzo. Okay. Sige, Enzo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya
ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo ng kapag inyon nakikita na papalapit na naa ang araw. Hebrews 10:25. Okay. Salamat sa Panginoon, Enzo. Madali lang siyang i-memorize kasi merong dalawang utos lang na tandaan natin. Huwag pabayaan ang pagtitipon and then palakasin ang isa't isa. Okay, sino pa? Who's memorizing? Okay, si Ate Hana, memorize na. Wala. Si Lorraine. Lorraine. Sige po. Okay, sige Lorraine. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nalalaman. Kapag inyong nakikita na papalapit ng araw, mga Hebrews 10:25. Okay, madali lang i-memorize kasi mayroong dalawang malinaw na utos eh. Kay si Joash, Joash. Na huwag nating pabayaan ang isang pagtitipon kagaya ng ugal ng iba, kundi ipalakasin ang ng loob ng isang isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ang mga araw. Hebrews 10:25. Okay, huwag pabayaan ang pagtitipon. Si Briel, memorize na ni Briel. Si Natalie. Hindi po. Hindi pa po. Okay. Ah, sige, si Brielle, nag-raise na ng hand. No. Sorry pa. Kahit po hindi na po kasama yung mismong verse po. Okay, kasabang verse na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ayun pala po. Yung Hebrew pala. Hebrews 10:25. Kasama pa rin. Okay, sige. Hebrews 10:25. Na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na palapit na ang araw. Okay, papalapit na ang araw. Si Dylan. Hindi ko pa po kaya. Okay. Sige, for the sake of time, ay basahin natin for the last time. Basahin po natin for the last time. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. One, two, ready, go. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba,
kundi pa palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Okay, salamat sa Panginoon sa lesson natin ngayon. Say thank you to Tito Henry. Salamat sa pagtuturo. May natutunan ba kayo ngayon? Opa. Mahalaga po pala ang pagtitipon at palakasin natin ang isa't isa. So mahalaga po. So ipag-pray po natin na sana po ay mawala na ang COVID-19. At saka sa mga pumupunta sa church, pag-pray po natin na hindi madapuan ng karamdaman. Mag-pray po tayo, mga kids. Mag-pray po tayo bago tayo mag-picture taking. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa lesson na natutunan ng mga kabataang ito. Kayo ang nagbigay ng tagumpay sa mga Israelites noong sinalakay nila ang lungsod ng Ai. At nakita din namin, o aming Panginoon, na kayo lamang po, Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Makasalanan kami na sa ilalim ng inyong puot at galit, ngunit sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kanyang katuwiran at ang kanyang dugo, ang lahat ng magtiwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Nihiling po namin na patuloy na i-preserve ninyo ang bawat isa, lalong-lalo na sa kalagayan ng aming mundo ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please open your cameras and we will have picture taking. Hello, Joe Washington. Hello, hello, Gail. Okay, ready? One, two, hello, hello, Joe. Ready? One, two. Okay. Isa pa. Ready? One, two. Okay. Thank you so much for joining. Thank you. Bye. 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 Hi Seth, hi Sam, hi Sophie. Bye everyone. Bye. Bye. Bye po. Bye. Joash. Bye. Bye.